sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis. Gayon din, humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Kinauuhawan ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay na Diyos. Sa Diyos, tayo sumasampalataya na may tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo, sa iisang Diyos lamang. Ang kredo o ang sumasampalataya ay nagpapalaya sa ating pagiging makasarili sa pamamagitan ng pagtuon ng ating atensyon sa iisang Diyos, ang Diyos ng pag-ibig. Kung ating babalikan mula sa lumang tipan, doon ipinapakita at isinasaad sa atin na mayroong iisang Diyos na kailangang mahalin. Ito rin ang Diyos na nagpakilala ng kanyang ngalan, Ako Nga. Upang mapatatag ang pagiging Diyos ng Diyos, magandang ating malaman ang mga rason ng kanyang pagka-Diyos. Una, ang Diyos bilang tagapaglikha. Siya ang natatangi sa lahat sapagkat siya lamang ang may kakayahang gumawa o lumikha ng buhay na sa kanya rin mismo nagmula. Siya ang lumikha ng lahat ng ating nakikita at hindi nakikita. Kaya marapat lamang na ibigay sa kanya ang atribusyon bilang tagapaglikha. Ikalawa, Diyos bilang tagapagbigay. Ang Diyos na Ama ay ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Ang isang malaking tanda ng kanyang labis na pagpapahalaga sa atin ay ang pagbibigay at pagsugo ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ikatlo, ang Diyos bilang manunubos. Tinubos tayo ng Diyos Ama sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang pinakamatibay na ekspresyon ng kanyang pagmamahal sa ating lahat. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumasampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaapat, ang Diyos na may espiritong nananahan. Bukod sa kanyang bugtong na anak ay ipinadala rin ng Diyos Ama ang banal na espiritu upang makibahagi sa atin. Dito'y nakikilala natin na tayo'y nananahan sa Kanya at Siya'y sa atin sapagkat binigyan niya tayo ng Kanyang Espiritu. Ang panghuli ay ang ating sariling pagkakilanlan. Tayo ay naging mga ampong anak ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus at ito ang isang tunay ng pagkakakilanlan bilang mga tagasunod at tagapaglingkod. Napakainam isipin at isa puso na mayroong Diyos na lumalang sa atin at naghihintay sa atin. Hindi iisang Diyos na pagkalalang ay pinabayaan na tayo, kundi isang mapagkalingang Ama na nagpadala ng anak na siyang nagkatawang tao upang tayo iligtas at Espiritu Santo na gumagabay sa atin upang ating maipahayag ang ating pagiging sa Diyos na tayo'y sa Kanya. Sa tuwing sasambitin natin, sumasampalataya tayo sa Kanya. Napakagandang pagnilayan ang ibig sabihin ng salitang sa Diyos. Pahiwatig nito'y pagpapatungkol sa Diyos. Minsay, ating nababanggit na may mga bagay na mainam o dapat na ipagpasa Diyos.
Kumbaga, ang ibigay sa Diyos ang anumang ating iniisip o inaalala o niloloob, sapagkat ang Diyos ang may alam ng lahat ng bagay. Walang nalilihim sa Kanya. Ikaw ba ay handang ipagkatiwala ang lahat sa Kanya at palagi ang tawagin ang Kanyang pangalan, lalo at higit sa gitna ng unos at panganib? Sa mga panahon naman na ikaw ay nakakaangat, iyo pa bang naaalalang banggitin ang salamat sa Diyos? Nang nangamatay na tao sa buhay na walang hanggan, buhay na walang hanggan sa buhay.